11 ng Enero, Biyernes, pagkaraan ng Epifania, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nasa isang bayan si Jesus, may isang tao roon na tadtad ng ketong. Nang makita niya si Jesus, nagpatira pa siya at nakiusap sa kanya, "Ginoo, kung gusto mo, mapalilinis mo ako." Kaya iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipo siya at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Nang oras ding iyo'y iniwan ng ketong ang lalaki. Iniutos sa kanya ni Jesus, "Huwag mo itong sabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri kaniya at may alay alang-alang sa iyo ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay." Ngunit lalo lamang kumalat ang balita tungkol sa kanya at pumunta sa kanya ang maraming tao para makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Kaya madalas na mag-isang pumupunta si Jesus sa mga ilang na lugar para manalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipo siya. Hindi lamang literal na hinipo ni Jesus ang taong may ketong, hinawakan din niya ang puso at buhay ng taong ito. Pinagaling ni Jesus, pinalakas ang ketongin at pinabalik siya sa normal na buhay panlipunan. Sa katapusan ng Ebanghelyo, sinasabing umalis si Jesus patungo sa mga ilang na lugar para manalangin. Kahit na marami siyang pinagkakaabalahan, hindi nalilimutan ni Jesus na makipag-ugnayan sa Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin. Gayon nga ang daloy ng buhay ni Jesus mula sa matalik na pakikipag-ugnayan niya sa Ama patungo sa makabuluhang ugnayan sa mga tao. Kung nais mong gumawa ng kabutiang makabuluhan sa buhay ng tao, mainam na makipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pagsasagawa, sinong mga may sakit ang gusto mong pagalingin ng Panginoon? Manalangin ka para sa kanila at lubos na magtiwala sa mahiwagang kapangyarihan nila.